Namumuhi si Jelly kay Lucas De Hoya, ang naging asawa ng kanyang 17-year-old na kapatid na si Jamaica. Ngunit pumanaw si Jamaica at natagpuan ni Jelly ang sariling kasama si Lucas sa isang malayong lugar at naging ugali nito na samantalhin ng mga pagkakataon upang nakawan siya ng mga halik. Sapat ba iyon upang ang pagkamuhi niya rito'y mauwi sa pagmamahal? Pakaramdam ni Jenny Lopez ay wala siyang lakas habang inaalalayan ni Robert pabalik sa sasakyan. Kagat niya ang labi, impit ang iyak habang dumadaloy pa rin ang luha sa pisingi. Calm down, Jenny, please. Halos pakiusap ng lalaki na kulang na lang ang ipangkawin siya. Hindi ko alam ang gagawin ko, Robert. Naguguluhan ako. Nag-iisa na lang ako. Aniyang nanginginig ang boss. Hindi kita iiwan, Jenny. Paniniyak ni Robert na mabilis na binuksan ang pinto sa passenger seat at iniupo siya roon. Bago umikot sa driver seat, pinuhay ang makina at tumanaw sa labas. Halos nakalis na ang mga nakipaglibing, mga kakilala at kaibigang sumaksi sa libing ni Jamaica Lopez. De Hoya, ang nag-iis at nakababadang kapatid ni Jenny. Maya-maya pa'y sumakay na rin sa loob ng sasakyan ang yayang si Aling Maria, kalong ang batang si Ryan. Tayo na, bulalas ni Robert na pinaandar na ang sasakyan palabas ng Memorial Park na iyon. Habang lumalayo sa sasakyan, ay lalong bumibigat ang dibdib ni Jenny. Pakaramdam na iiwan niyang nag-iisa si Jamaica sa malungkot na lugar na iyon. Halos gusto niyang bumalik, ngunit para saan? Tagal na isinandal niya ang ulo at pumikit. Humagulhol. Ilang sandali pa't nakarating na sila sa townhouse ni Jenny. Sinalubong sila ng nakabibinging katahimikan. Mas mabuti siguro kung magbakasyon ka muna, Jenny, si Robert matapos siyang alalayang makaupo. Para makabawi ka naman, nun sa amin sa Tagaytay, ipagbibiling kita kay Mama. Salamat na lang, Robert. Ngunit dito na lang ako magpapahinga. Nandito naman si Nana Maria at si Ryan. Hindi ko pwedeng iwan si Ryan. Hinagod niya ang kanyang sentido. Pagod na pagod siya. Tumayo si Robert kinuha mula sa yayang bata. Pwede ho bang maghanda kayo ng makakain, Nana Maria? At nang makapagpahinga na tayong lahat pagkatapos. Mabilis na tumalima ang matanda. Muling umupo si Robert sa kanyang tabi. Pinagmasdan ng isa't kalahating taong gulang na bata. Kay gwapo, marahil ay kamukha ng ama. At ngayong patay na ang nito'y tiyak ni Robert na si Jenny na ang lubhang aako sa pag-aaruga nito. Napabuntuhin niya ito na napasulip sa nakapikit na si Jenny. Matapos makakain ay nagpaalam ng lalaki. Namaretso na sa silid niya si Jenny at ibinagsak ang pagal na katawan. Ilang araw na siyang kulang sa tulog at pagkain. Mahigit 2 taon na ang nakalipas. Nagbibiroan pa silang magkaka-opisina habang umaakit ang shuttle bus sa Baguio. Masayang masaya si dahil masusurpresa niya. Si Jamaica sa pagdalaw niya ang yun. May conference kasing itadao sa Baguio ang kanilang opisina. Habang namamasdan niya ang lunti ang kapaligiran, ay nauunawaan niya kung bakit mapilit si Jamaica na dito mag-aral. Bukod sa malamig, maganda at relaxing at atmosfera ng kapaligiran, malayo nga lang sa kanya. Nag-board lang si Jamaica, 17 pa lang noon at second year sa kurso nito sa St. Louis University. Ang totoo ay talagang kontra din siya sa ideya nito. Ngunit napahinuho din siya ng bandang huli. Dahil kilala niya ang kapatid bilang isang mabait at panirong bata, mapangarapin at mataas ang pamantayang moral at sa loob ng matagal na panahon magkasama sila ni hindi na involved sa isang lalaki. Tumayo sila bilang isang kapatid, magulang at kaibigan nito dahil naulila na sila 5 taon na ang nakakaraan at inubos niya ang lakas at panahon niya kay Jamaica. Ito ang naging sentro ng kanyang buhay. Ang regret lang niya hindi niya personal na mo-monitor ang activities ni Jamaica plus talagang nami-miss na niya ng gusto ang kapatid. Sinamahan siya ng isang kaopisinang si Naomi nang puntahan niya ang boarding house ni Jamaica. Ngunit laking gulat niyang malamang wala roon ang kapatid. Nagtataka nga ako riyan kay Jamaica anang kasera. Dahil nagbabayad pa rin ang kwarto niya ngunit di naman tumutuloy dito. Pupunta lang dito para kumuha ng sulat kung may dumating. Kinabahan siya. Alam niyo ba kung saan siya tumutuloy? Humiling ang kasera. Hindi, pero tanayin mo yung ibang kasama niya sa silid. Baka alam nila. Mabuti pa nga siguro, susiw ni Noemi. Isang boardmate na kaklase ni Jamaica ang nakapagbigay sa kanila ng address na tinutuloy nito. Nagpahatid sila sa taxi at laking gulat nila. Nangihatid sila nito sa harap ng isang marangyang tahanan sa ibabaw ng mataas na burol. Mula sa rehas na bakal na gate ay matatanaw ang ilang sasakyan na kapark sa loob. Nakailang doorbell sila bago lumabas ang isang matabang katulong. Dito ba nakatira si Jamaica Lopez? Ako si Jenny, ang kanyang kapatid. Pakilala niya.
Umiti ang katulong at binuksan ang gate. Naikukwento nga kay sa akin ni Ma'am Jamaica. At totoo nga pala ang ganda-ganda ninyo. Pasok kayo. Lalong nilula si Jenny sa karangyaan sa loob. Isang milyonaryong maaaring tumira sa ganitong pamamahay. At lalo siyang kinabahan. Si Jamaica, linggo at walang pasok ang kapatid. Kanina pa ho umalis na masyal sila ni Sir Lucas. Para siyang natulig sa narinig. Sinong Lucas? Nagsimulang kumabog ang kanyang dibdib. Nagtaka ang katulong. Bakit po? Hindi niyo ho ba alam? Hindi ho ba sa inyo nasabi ng kapatid niyo? Sasagot sana sa iyan ang may musin. Baka sila na iyan. Anang katulong na nagmamadaling lumabas. Sumilip siya sa bintana at nakita niyang pinagbuksan. Dito na ang gate ng isang puting Land Cruiser. Hindi pa nakakababa ang nakasakay dito'y kinaiyasap na ito ng katulong. Pumukas ang pinto ng saksakyan at bumaba loon si Jamaica. Halos hindi niya nakilala ang kapatid. Totoong malaking bula si Jamaica. Matangkad at well-developed na ang katawan kahit sa murang edad. Ngunit tila hindi teenager ang nakita niya, kundi isang sophisticated at magandang babae. At nakita rin niya ang pag-aalala sa mukha nito nang nagmamadaling humakbang papasok ng bahay. Inalis niya ang mata mula sa bintana at naguguluhan ang napasulyap kay Noemi. Naguguluhan ako, Noemi. Natatakot ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko inaasahan ito. Relax lang. Pinisil nito ang kamay. Panabay na umangat ang kanilang mukha nang pumasok si Jamaica sa pinto. Ate, alanganing bulalas nito na halos tumakbo at yumakap sa kanya. Iba't ibang emosyon ang mamahay sa dibdib niya. Jamaica, anong ginagawa mo sa bahay na ito? Nangilid agad ang luha sa mga mata ng namumulang dalagita. Ate, sorry. Naglihim ako sa iyo. Kumibot-kibot ang labi nito. Pero nag-aaral pa rin naman ako hanggang sa ngayon, ate. Hindi ni mailaman kung anong sasabihin. Susunbatan ba niya ito? Pagagalitan? Uunawain? Hihinga ng paliwanag? Jamaica, huwag mong sabihin. Nagmamahalan kami ni Lucas, ate. At napalungan ito nang marinig ang muling pagbukas ng pinto. Tumambad sa kanilang lahat, si Lucas de Hoya. Namako ang mata ng lahat sa lalaki. Biglay tila tumahimik ang buong paligid. Nakapanlit ang presensya ni Lucas de Hoya. Larawan ang kayaman at kapangyarihan ng lalaki. Hindi lang dahil sa matangkad at malaking pangangatawa nito. Hindi lang dahil sa nakakapigil hiningang kakisigan nito. Kundi sa mismong aura of strength and power na bumabalot dito. Itim na itim ang malalim ng mga mata ni Lucas. Halos dumikit sa makapal na kilay na nagsasalubong sa puno ng ilong. The V-squared shape na may strong jawline ng bibig, firm and determined, hanggang balikat ang may kahabaang itim na buhok, ang visible and greenish na linya ng bagong ahit na balbas at bigote, nakaitim na turtleneck sweatshirt na pinaibabawan ang itim ding leather jacket, napaka-macho sa tight-fitting na jeans at dark brown leather boots, pakiramdam ni Jenny laser beams na pumapasok sa kanya ang mga mata ni Lucas. Hay bati nito, na voice rich and sensuous. I suppose you're Jenny, Jamaica's sister. I'm Lucas, her boyfriend. Inilahad pa ito ang kamay matapos sumakmang at huminto sa mismong harap nila. Hindi niya malaman kung paano ihahandle ang sitwasyon. Magkahalo ang galit, pananabik para kay Jamaica. Pagkamangha at kung ano-ano pa ang nasa kanyang dibdibuhin, hindi niya inabot ang kamay ng lalaki. Nagkibit si Lucas bago ibinagsak ang katawan sa isang upuan sa harap nila. Bagyang kunot ang noo. I want to have a talk with Jamaica, please. Painagali ay nagawa niyang sabihin. Tumayo ang lalaki at iniwan sila. Sa kanya dahil namang pagbangon ng galit para sa kapatid. Halika na, Jamaica. Iuuhi na kita. Marini niyang sabi. Namutla si Jamaica. Nanlaki ang mga mata sa narinig. Hindi ko magagawa, ate. Sikdo nito at sumungo ng luha. Jamaica, pinipigil niyang humagmatangay ng galit. Please huwag ka na magmatis. Ayokong mag-iskandalo rito. Halika na. Kunin mo na ang mga gamit mo at alis na tayo rito. No, ate. Iling ng kapatid. Hindi ko magagawa. Hindi ko kayang iwan si Lucas. Mahal na mahal ko siya. Biglang taas ng kanyang boses. Jamaica, pakiramdam niya ay sumulak ang dugo niya sa ulo. Hinawakan niya sa kamay ang kapatid at galit na pinisil ito. Huwag matigas ang ulo mo. Ate, palaho ng iyak nito. Patawarin mo ko. Ngayon hindi ako aalis. Ayoko. Jamaica, biglang baba ng boses na tila nakikiusap. Huwag mong sirain ang buhay mo. May pagkakataon ka pa. Tutulungan kita. Nakikiusap ako, Jamaica. Para sa iyo at sa akin, sumama ka na. Hindi ko sinisira ang buhay ko, ate. Na kay Lucas ang kinabukasan at kaligayahan ko. Hindi niya ako pababayaan. Jamaica, magdesisyon ka. Mamili ka sa amin ng lalaking iyon. Siya o ako. Mapait niyang tanong. Nanunong ba ng mga mata? Nagimbal si Jamaica. Hindi makapaniwala sa narinig.
Ilang sandaling walang imik na napatingin sa kanya. Biglay gusto niyang magsisi kung bakit sinasabi yun. Gusto niyang bawin ang sinabi. Ngunit hindi niya magawa. Natili ang tigong ang kanyang bibig. Siwa so sure na siya ang pipiliin ng Jamaica dahil ibinigay niya ang lahat upang win contents maligayang kapatid. Pati dito ang mga sakripisyong ginawa niya para dito. Hindi siya matitiis ni Jamaica. Hindi ngayong napakabata pa nito. Hindi ngayong kailangan pa ito ng kanyang pagmamahal, kalinga at suporta. Hindi pagkatapos na mamuhay silang magkasama pagkatapos ng mahabang panahon. Jamaica, let's go home. Pwede ba tayong magsimulang muli? Tutulungan kita, Jamaica. Napasubsob sa mga palad ang dalaga. Napaiyak. Nagmamadali siyang tumayo at timakap dito. Habag na habag. Iniisip na marahil ay hiyang-hiya ito sa nangyari. Nalabis itong nagsisisi. Ngunit handa siyang magpatawad. Huwag mo akong iwang mag-isa, Jamaica. I love you. Let's go home. Go pack your things. Luha ang tumingin sa kanya ang kapatid. I'm sorry, ate. Hindi ko kayang iwan si Lucas. Para siyang nabingi sa sinabi ni Jamaica. Nanginginig ang kalam ng napabitiw siya. Hindi makapaniwalang napamaang sa kapatid. No, hindi totoo ang sinasabi mo, Jamaica. Huwag mo akong biruin, please. I'm sorry, ate. Mahal na mahal ko si Lucas. Kumabog ang dibdib niya at pakiramdam niya ay nangangapos ang kanyang hininga. Nang tinatakasan siya ng lakas, naituo ng kamay niya sa isang lamesa. Jamaica, mahal kita, ate, at hindi ko pinababayaan ang sarili ko. Please understand my situation. Hindi ko na kayang iwan si Lucas pagkatapos ng lahat. Ano ko pa itong gustong sabihin, ngunit natatakot ako, ate. Ngunit walang dahilan para maisip mong mapapa. Niloloko ka lang niya, Jamaica. Pinagsasamantalahan niya ang kainosentehan at kabataan mo at hindi ako mapapayag na magpatuloy ito. Nagkakamali ka, ate. Mahal na mahal ako ni Lucas. Napahawak siya sa sentido. You're only 17, my God. Your whole life is ahead of you. Don't waste it, Jamaica, please. Hindi na ako bata, ate. Please, bigyan mo naman ako ng karapatang magdesisyon para sa sarili ko. At inuulit ko. I'm sorry, ngayon hindi ko kayang iwan si Lucas. I love him. Huminga siya ng malalim na gustong kumuha ng lakas. Gulong-gulo ang pag-iisip. Gustong manaig ng galit. Kahit minsan hindi ako nagkulang sa iyo. Ngayon kung gusto mo ng kalaya ay sige. Ibibigay ko sa iyo, Jamaica. Ate, ngayon alam mo kung saan mo ako pupuntahan kapag nagising ka na mula sa pagkakamali mo. Dahil tinitigil ako sa iyo. Pagsisisihan mo ang lahat ng ito. Sumayap siya kay Noemi na napatala na lang sa mga nangyayari. Halika na, Noemi. Umalis na tayo. Ate, habulit dili siya ni Jamaica. Nagmamadali silang humakbang palabas. Halos sumabog ang dibdib niya sa sama ng loob. Nalalo pang pinag-alam ng marinig niya ang tinig ng lalaki sa likod nila. Palis na pala ang mga bisita mo, Jamaica. Bakit hindi ka na lang sila ihatid sa tinutuluyan nila? Napalingon siya. Nag-aapoy sa galit nang makitang nakakabay na ang lalaki sa kapatid. With an arrogant smile na wari, tinutuya siya. Bigla tingin niya rito isang nakangising halimo na nakabiktima ng isang kordero. Isang demonyong nakasila ng santing tao. And she hated him with a consuming heat. Nag-aapoy ang mga mata niyang tinitigan ng lalaki. Bago siya tumalikod upang lisanin ang lugar na iyon. Ilang taon na kamo itong si Lucas de Hoya? 27. Can you imagine, Robert? He's 10 years older than my sister. Humigpit ang hawak niya sa handle ng mag. 2 weeks na mula nang manggaling sila sa Baguio at hanggang ngayon hindi pa rin siya ganap na matanggap ang lahat. At sa huling mga araw ay sunod-sunod ang mga sulat na dumating sa kanya mula kay Jamaica. Kumunot ang noo ni Robert, isang junior executive sa kanilang kumpanya na matagal nang nanliligaw sa kanya. I see, so anong binabalak mo? Ewan ko, Robert. Naguguluhan talaga ako. Gusto nilang hingin ang consent ko upang makasal sila. Pero ang gusto kong gawin, i-demand ang lalaking yun ng seduction at child exploitation. Ngunit nag-aalala ako para kay Jamaica. Hindi umimik si Robert at hinintay ang sasabihin niya. Buntis si Jamaica at paalis na si Lucas upang bumalik sa Amerika. Mabilis niyang dugtong na halos na salabid sa pagsasalita. Nag-isip ng malalim si Robert. I suppose na mas hindi maganda kung magkakaroon ka ng pamangkin na isang bastardo o Jenny. Just the lesser evil. Napakagat siya sa labi. Masakit tanggapin, ngunit alam niyang wala na siyang magagawa. Madaling na isagawa ang kasal ng dalawa matapos niyang pirmahan ang kinakailangang mga papeles. Ni hindi siya dumalo sa simpleng wedding na ginanap sa Baguio. Nagbago lang ang ihip ng hangin ng pagkatapos ng ilang araw ay umalis si Lucas papuntang Amerika at iwan ang 4 months pregnant na asawa. Hindi siya matahimik sa pagkakaalam na nag-iisa si Jamaica sa Baguio. Kahit pa may katulong ito'y marami itong personal na pangangailangan sa pag-aalaga ng pagbubuntis nito.
Hinimok niya muli itong tumira sa kanya at agad naman itong pumayag. Sa nangyari, lalong napalipit ang kalooban niya kay Jamaica. Pakiramdam niya siya ang buntis sa personal niyang pangangalaga dito. Ang malungkot lang ay na-discovery lang may problema ang puso ni Jamaica. Cesarean operation ang isinagawa kay Jamaica at siya ang nasa tabi ng kapatid ng iluwa ng masulsog na sanggol na si Ryan. Siya ang naging pangalawang magulang ni Ryan. Pakiramdam niya ay sarili niyang anak ito. Bibong-bibo at napakagwapo. Tulad kay Jamaica ay mamarin ang tawag nito sa kanya. Kahit papano'y kontento siya sa takbo ng mga pangyayari. Nagpapasalamat nga na hindi umuwi si Lucas na may mga proyekto pa sa Amerika. Isang architect civil engineer ang lalaki na nagtapos at nagpakadalubhasa sa bansang iyon. Nagpunta lang sa Baguio para sa isang proyekto. Tumira sa tahanan ng isang kaibigan at sa panahong iyon nakilala nito si Jamaica. Balak nito'y dalhin ng asawa sa Amerika, ngunit ayaw ng babaeng tumira doon. Takot si Jamaica sa takbo ng buhay sa Amerika. Regular ang komunikasyon ng mag-asawa at sagana si Jamaica sa pinansyal na biyaya mula kay Lucas. Kung gugustuhin ito'y pwede itong mabuhay sa kaluhuan. It was almost a perfect life maliban sa sakit ni Jamaica na ipinasya nitong ilihim sa asawa na sinangayunan niya. Nakatutok sila sa medikasyon at sinusunod lahat. Nang bili ng doktor, ngunit try doon ang kamatayan. Biglang-bigla sa isang kisap mata, namatay si Jamaica sa isang stroke. Halos walang naibilin kundi ingatan niya si Ryan. Nang simula hindi niya matanggap ang kamatayan ng kapatid, pakiramdam niya ay robot siya habang inaasikaso ang mga kailangan sa paglilibing dito. Sandali lang ang burol, libing agad. At dahil nga inilihim nila ang sakit mula kay Lucas, ipinagbilin din niya sa yayang si Nana Maria na sabihin wala raw si Jamaica. Naipon ang mga sulat nito na walang nagbubukas. At ngayon ay panibagong direksyon na naman ang tinatahak ng buhay niya. Nag-iisa maliban sa kaisa-isang alaala ni Jamaica, si Ryan, her only family. Isang linggo matapos ang libing ng kapatid ay saka pang muling lumabas si Jenny kasama si Robert sa isang dinner. Kay gwapo ni Robert sa suot nitong gray flannel suit. Kung tutuusin mapalad ang babaeng magiging kasintahan nito, mabait, matagumpay at may breeding, at sa edad na 29 ay nagnanais ng isang seryosyong relasyon. Relasyong tiyak na hahantong sa akalasal. Kaano katagal na nga ba itong naliligaw sa kanya? Matagal na. Nagsimula sa pagiging magkaibigan at biroan. Sa ulado na niyang pagkataon nito at kung tutuusin wala na siyang hahanapin pa. Ngunit hindi niya magawang sagutin ito bagamat hinahayaan niyang magkalapit sila. You look wonderful tonight, Jenny. Puri ni Robert pagkaupo nila. Nanginisla pa ang mga mata. I don't have to make it obvious that I'm still mourning you. Do I, Aniya? Of course not. Natutuwa lang ako at unti-unti nang nagbabalik ang iyong sigla. Tanggap ko na naman ang lahat. Bulalas niyang may kasamang buntong hininga. Lumapit ang waiter upang kuhanin ang order nila. Pagkalis nito ay saka muling nagsalita si Robert. Si Lucas, hindi pa ba niya alam? Hindi pa. Ngunit malamang na nagtataka na yun kung bakit hindi niya nakakausap si Jamaica. Tumangutang ko ang lalaki. Nag-aalala ko sa maaaring mangyari pag nalaman niya. Hindi siya kumibo. Hindi man niya gustong pag-usapan ng sensitibong bagay na iyon na uunawaan niyang gusto lamang makiramay ni Robert. Well, to be honest with you, I think Lucas is not as bad as you tell me. I don't know. I just feel that way. Ni hindi mo pa siya nakikita, Robert. Hindi mo siya kilala. Exactly. Tulad mo. Kaya we might as well give him the benefit of the doubt. No. I think he really loves your sister. Ang mga nangyari, mga bagay na hindi natin inaasahan at nakokontrol. Napakabata pa ni Jamaica nang agawin siya ng Lucas mula sa akin. He meddled her life and ruined her future. Nabuntis si Jamaica Robert. Nahinto sa pag-aaral at naitakda sa isang buhay na ordinaryong housewife. So I hate it. My sister's deserve more. But Lucas rubbed her off at fuller life. The chance to have a career, to enjoy life and see the world. Napakarami kong pangarap para sa kanya, Robert. Yes, but did he rub her of happiness? Hindi siya makasagot. Dahil nakikita nga ba niyang malungkot si Jamaica sa kabila ng lahat. Laging masaya at magsigla ito, kahit malayo si Lucas. Excited tuwing magkukwento sa kanya tungkol sa lalaki, kahit ayaw niyang makinig. Well, I must admit, Jamaica's never been happier. But I still believe that Lucas shouldn't have left her when she's pregnant. Napangiti si Robert. I'm sure na matagal nilang pinag-isipan at pinag-usapan ang bagay na iyon, Jenny. May mga desisyon ng ibang tao na hindi natin minsan lubusang nauunawaan at matanggap. Nahinto sandali ang usapan nila nang dumating ang kanilang order. Nagpatuloy naman habang tinitikman nila ang soup. Anong balak mong gawin ngayon kay Ryan? What do you mean?
Pag dumating si Lucas, alam natin ang karapatan niya bilang ama Jenny. Natigilan iyon. Iyon ang ikinatatakot ko, Robert. I understand how you feel, Jenny. You practically raised Ryan like your own child. And you fear that Lucas will take Ryan away from you. At mukhang di ko mapapayagan iyon, Robert. Umalatay sa mukha niya ang pag-aala. Kinagap ng lalaki ang kanyang kamay. Ngunit papano? He has all the legal rights. I wish I knew the answer. Masuyong tumitig sa kanya ito. I love you, Jenny. Alam mo yan. Just accept me. Love me and I promise to make you happy. We could get married, have our own children. Huminga ng malalim si Robert. I'm offering you the answer. Parang may barang lalamunan niya ng magsalita. You're a wonderful person, Robert. But I'm not ready for a relationship. I'm happy to be your friend. I like your company. But I'm afraid to make a commitment. Napabuntong hinang lalaki. Why? I guess because there are other things I feel I still have to do. Because I feel I don't love you enough. Naisa na niyang sabihin. Nalungkot ito. Then I don't have much of a choice but to wait even more. Given time, maybe you'll love me enough. She felt guilty. Lalo't ang mga kilos niya nagpapakita ng pag-asa para kay Robert. Ngunit anong magagawa niya? Hindi niya mapipilit ang sariling mahalin ng isang kaibigan lang ang turing niya. Kung minsan naiisip niyang sagutin na ito at hayaan na lamang ng panahon na ang gumawa ng paraan upang ma-develop ang feelings niya rito. Ngunit kapag pinag-iisipan niya ang bagay na iyon, ay nakadarama siya ng guilt para sa sarili. Marahil ay wala ang mga katangian ni Robert ang talagang hinahanap niya. At kung anuman iyon ay di niya alam, kung maaari nga lang diktahan ng puso. Ngunit nagtutugma ang isip at dumdam, hindi niya mahal si Robert. Bahagya ng lumalalim ang gabi ng ihatid siya ni Robert. Kinabahan siya ng salubungin na mag-aalala lang si Aling Maria. May dumating dito kanina, Jenny. Lucas daw ang pangalan. Pumunta sa sementeryo at babalik din daw agad. Nangangatal ang matanda. Asawa raw siya ni Jamaica. Kimbal na napatingin siya kay Robert. Tumatahip ang dibdib. Sasamahan muna kita. Hintayin natin siya. Madiing anas nito. Si Ryan ho, Nana Maria. Bigla niyang tanong nung maaalala ang bata. Natutulog na sa nursery iya. Hindi siya mapakali habang hinihintay ang pagdating ni Lucas. Nasa sala pa ang dalawang malalaking bagahe nito. Palakad-lakad siya habang minamasan ang nakaupong si Robert. Mayamay tumunog ang door chime. Ako na, pigil sa kanya ni Robert nang puntahan niya ang pinto. Kumakabog ang dibdib niya nang tumayo ito't lumabas ng pinto upang buksan ang gate. Halos pigil ang hininga niya nang muling bumukas ang pinto. Unang pumasok si Robert, his face telling the story. Ilang sandali pa't inluwa ng pinto si Lucas de Hoya. Tingin niya naglalagablab ang mga mata nitong nakapako sa kanya. Madilim ang mukha sa galit. At natagpuan niya ang sariling natatakot sa mabalasik na mukha nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Jenny? Madiing tanong nito. Nagtatagi sa mga bagang. Bakit? Pinatapang niya ang sarili. At bakit ko dapat sabihin sa iyo? Sam, I'm her husband. Dumadagong-dung na ang tugon nito. You need them. Were deserved to be my sister's husband. Bulyaw niya defensively, masking her fear with rudeness. Tumikom ang bibig ni Lucas. Pinipigil ang sariling lubos na magalit. In case you don't know, alam niyang darating ako ngayon. Wala pang 3 weeks na huli kaming mag-usap. At wala akong kamalay-malay na. Hindi siya makaibig. Hindi niya magawang salubungin ang mga mata ito. I love her. And it hurts like hell to find her lifeless. Lumapit ito at huminto sa harap niya. Lumingwinan si Kali. Alam, wala akong kaalam-alam na mahina palang pusong niya. Hindi niya sinabi sa akin. Pero ikaw siguradong alam mo. At kung may malasakit ka sa kapatid mo, dapat ay sinabi mo sa akin. I could done something. Bago pa siya makapagsalita ay sumabad na si Robert. Please, Lucas, hindi ito ang tamang panahon upang pag-usapan ng mga bagay na yan. Mas mabuti kung pareho kayong makapag-isip ng maayos. Please, saka na kayong mag-usap. Tumangutan mo si Lucas. Nasaan ang anak ko? Nasa nursery niya. Natutulog. I want to see him. Halos pa utos na tura nito. Sumulyap siya kay Robert at tumango in approval. Sumunod ka sa akin. Pumanhik sila sa itas patungong nursery. Buong ingat na kinarga ni Lucas ang tulog na anak at masuyong niyakap. Kaya tagal kong hinintay na magkasama tayong muli, anak. Sayang at wala na ang iyong mama. Muling ibinaba ito sa kama at masuyong hinagkan sa noo. Iniwas niya ang mga mata sa eksena ng ilong. Somehow she found it touchy. Walang imik na muli silang bumaba. Babalik ako upang mag-usap tayong muli, Jenny. Wika ni Lucas. Tungkol sa aking anak. Good night. At humaklabang na ito palabas ng pinto. Naiwan siyang puno ng takot at agam-agam.